Yo, yo, what's up mga kabutingting? Good morning sa ating lahat mga kabutingting at welcome back sa ating munting channel. Yan, andito tayo ngayon sa Batang, dito sa Sugod, sa kapito na Sugod. At mayroon tayo ditong home service na washing machine. Yan o. So, umpisahan natin kagad mga kabutingting. So, yan. Binaba na mga kabutingting. Anong problema niyan, Pogi? Hindi mo alam. Marunong ka rin pala magtagalog ha, dahil hindi mo alam eh. Kukuha lang tayo ng ating gamit at papasok tayo. Papasok ha? Para yatang mainit dyan ha. Dito lang siguro. O kahit dito lang, okay na to dito. Dyan. O, dyan na. Kaya dyan. Uy, kami palang niyog. Delikado tayo dito. Dito tayo. Hindi ba magagat yung aso mo? O mamaya eh... Hindi, ayun na lingkuranan. Ako yung lingkuranan. Yan, ito yung... Ito daw ay nagawa ko na mga kabutingting. Pero hindi ko rin matandaan kung ano yung ginawa ko nito. Dahil first time ko lang naman nakapunta dito sa bahay na ito. Saan pala ito dati, boy? Doon sa Nadaris. Ha? Nadaris. Saan yun? Doon sa may malaking shop. Dito? Ito ay ating ititesting mga kabutingting. At kukuha lang ako dito ng extension. Pasuyo nga boy. Handa lang tayo ng extension. Ayan. Pero ito ay malaman natin ano yung problema. Hindi na tayo, wag na tayong gumamit ng tester nito. Ayan, buti umabot. Mahaba talaga tong binigay sa akin na extension ni Sir Renato Aban ng Pasig City. Nakasaksak na boy! Nakasaksak na daw. So ito ay ating power cord. Saksak yung power cord. Tapos, pihitin lang natin yung wash timer. Ayun. Pakaingay. Alam na mga kabutingting. Ayan o. Alam na. So anong problema? Yan. Ugutin lang natin dahil hindi naman pwede patayin yung wash timer. Dahil pag pwede naman patayin to pero hindi tatagal ang wash timer really. Yung mga wash timer kasi ngayon ay hindi nakatulad ng kaparehas ng mga nauunang washing machine talaga. Ngayon ay matitibay ang wash timer noon. So bago ko nga pala ito umpisahan mga kabutingting ay disclaimer lang, lahat po ng video na ina-upload ko sa aking YouTube channel ay based lang po sa aking experience at hindi ako dito nagmamagaling at gusto ko lang din palang batiin ng happy birthday si Idol PWD Clark Kin Tabalansa. Yan, happy birthday sa'yo Idol. At shoutout na rin kay Papa Pids ng Matalom Liti. Yan, mega love shoutout po sa inyo. So dahil ang problema nito narinig nyo naman ay napakaingay pag sinaksak kahit hindi ko pa nga siya inaano sa kamay ay ano na gearbox ang problema nito or gear case. Pero ang tawag talaga nito sa ganitong problema ay gear case. Pero sabi nila may nagsasabi ding gearbox. Kaso wala yung mama mo dito. Pwede bang tawagan nyo? So, mga kabutingting, ipopost ko lang muna ito dahil wala yung mama nila nito. At kakausapin ko muna kung magkano ang singil ko dito. Ito na yung may-ari, mga kabutingting, si Kuya. Naalala ko na, yung sabi niya kasi ay ginawa ko na ito dati. Ito, ang problema naman itong ginawa ko ito dati, mga kabutingting, ay yung tubig sa wash tub ay napupunta dito sa spin tub pagka itataas yung hose. Pagka ibababa mo naman yung hose ay hindi sila makapundo ng tubig dito sa wash tub. Kaya yun yung ginawa ko, yung mga ina-upload ko dyan na tinitwist ko lang yung spring at pinapahaba, yun yung ginawa ko nito. So ngayon naman ang problema naman nito ay ito, itong gear case. Ito ay una lang natin gagawin ito. Itatanggalin lang natin itong tornilyo. Nako, hindi ka ikot. At pasensya na, hindi ko na to ipapakita kung paano ko tatanggalin yung tornilyo dahil walang tagahawak sa video natin. So, ayan na. Natanggal ko na yung tornilyo mga kabutingting pero napakatigas hugutin.
So ang gagawin muna natin dyan ay tatanggalin lang natin yung mga tornilyo paikot. At yung pagtanggal ng tornilyo ay hindi ko na ipapakita, para ito ay maiksi lang ang video natin. So yan mga kabutingting, natanggal ko na yung ibang tornilyo, pero ito ay hindi ko natanggal. So ito ay dudukutin ko lang dito. So dito mga kabutingting ay papas forward lang natin. Ayan lang naman ay tinatanggal ko yung apat na tornilyo sa gearbox. Dahilan kasi sa isang tornilyo na kinalawang, kaya pahirapan yung pagtanggal sa gearbox. So yan, bali napakatigas mga kabutingting yung di ko mahugot yung pinaka gearbox niya. Ayun. Kanina hinugot ko, ayaw mahugot. So tutumba lang natin ito ulit. Sunod, dudukutin ko lang yung gearbox niya or gearcase. Napakahirap mga kabutingting hindi matanggal yung gearcase. Yan o, napakakipot kasi nitong dahil malaki yung gear case, so kailangan talagang tatanggalin yung itong pinaka-tornilyo na to para matanggal yung gear case. So ipupush ko lang ito at tatanggalin ko muna yung tornilyo. So yan na mga kabutingting, bali natanggal ko na yung tornilyo at pahirapan. Buti natanggal. So ito ay yan, pwede na natin ito mahugot. So ito na yung pinaka problema niya. Ang pinaka problema nito ay nasa loob, yung inner, yung nasa gitna. Yan yung madalas nito na nasisira. So ito yung replacement natin. At salamat dito kay sa sponsor, sa mga pesa. Kaya mayroon na naman akong pesa ngayon na kukunti lang. Pero ito ay tatanggalin natin yung rubber, kasi yung rubber ng original at saka yung replacement ay magkaiba. Ito ay bibigay natin ito sa may-ari, dahil ito talaga ay iniiwan ko para hindi tayo mapag-isipan na baka mamaya ay pwede pang ma-repair. Ganyan ba? Or hindi sira. So, kaya ang ginagawa ko ay iniiwan ko talaga sa may-ari. Yan. So ito yung sinabi ko na rubber. Itong original niya ay dito na. Tatanggalin lang natin ito. Dahil magkaiba ito. Kalimitan ay hindi siya magkaparehas. Yan o, kung nakikita nyo ay kung nakikita nyo ay medyo malaki ng konti ito, pero yung kapal naman ay halos magkaparehas lang. Pero ang ginagawa ko ay itong original talaga ang ginagawa ko minsan, ay ito ang kinakabit ko para sigurado na walang tagas. So ito ay aking itutornilyo lang. At habang ibinabalik natin yung gear case sa pagtornilyo ay mayroon lang tayong shoutout. Yan, mega love shoutout. Randy Trinidad, Alex Concepcion, Rex Chube, Stephen Leo ng Pagadwan, Nueva Ecija, Rodel Espiritu, Chip Alan Vlogs, Agi ng Quezon City, George Gonzalez from KSE, Luciano Salubre. Yan, mega love shoutout po sa inyong lahat. So ayan na mga kabutingting, nakakabit na. So ito ay assemble natin ulit. So yan na mga kabutingting, bali naikabit ko na yung yung gear case. So ang sunod naman natin gagawin, titignan dyan ay tignan lang natin yung pulya na to. Yan, at yung pulya nitong motor ay kung mag kung magtapat ba. So kung napapansin nyo ay hindi siya tapat, medyo mataas tong pulyas na sa gear case, at maiksi, mababa naman yung pulya sa motor. So gagawin lang natin dyan ay ito lang. Sige lang kuya, kukuha lang ako ng gamit na 8mm at saka 10mm para ito ay malugan, at para ito ay may adjust natin sa taas. Yan, meron ako ditong key na
10mm at saka 8mm. Ito ay luluwagan lang natin at para ito ay maiangat natin yung pulya, bahagya, bahagya lang, hindi naman yan. Kita nyo. So ito ay ating iangat lang. Ayan, naangat naman. Ayan, kung nakikita nyo, ayan ay iangat. So ayan ay tingnan lang natin. Nakikita nyo, ay pwede na siguro yan. Ayan. Level na yan, mga kabuting-ting. So ito ay ating higpitan lang. Okay na yan. Yeah. Yan, kung nakikita nyo ay naka-level na yan yung pulya sa motor at saka yung pulya sa gear case. So yan, bali ito ay lalagyan lang natin ng pan belt. So ito yung panbelt nila, ha, ito namang panbelt nila kung nakikita nyo ay napakakapal pa nito, yan. Hindi pa siya pudpod or hindi pa siya palitin. So ito ay ating ikakabit lang. Yan. So kaya, lagyan din natin ng tubig, baka mamaya may tagas. Yan, lagyan lang namin ng tubig. Kunti lang. Mamaya ay may tagas. Ah, sigurado. So, kaya, patayin mo muna yung tubig. Yan. So, dito ay ating sisilipin kung ito ba ay walang tagas bago natin ilagay yung pulsator niya. Yan, kung nakikita nyo ay wala nang tagas. Yan. Yan. So, ibig sabihin ay okay na yung nilagay nating ano, yung rubber na ito. Yung original naman kasi ay kinabit ko. Minsan kasi ay nagkakaproblema yan pagka yung original na gear case or gearbox ang ilagay mo ay minsan tumatagas. Kaya minsan yung original talaga ang ikinakabit ko na rubber. So ito ay ating itornilyo lang para tayo dito ay matapos na. At mayroon pa akong home service, mga kabuting-ting, doon sa electric pan. Yan lang din sa unahan. So ito ay ating iti-testing na. Sige, gusto mong ano ba? Lagyan ng ano para makita mo kung mabilis na ba o okay na, kung hindi na babaingay. Ha? Labahan? Oo. Baka gusto mo. Hindi na? Lagyan mo na lang tubig kunti para kahit pa makita nila na mabilis. Yan. Yan. Lalagyan namin ng tubig. At kung narinig nyo naman siguro kanina, mga kabuting-ting, wala pa nga ang tubig yun, napakaingay na. Kahit hindi ko pa siya pinigilan sa aking kamay, yung pulsator. Sige, ikutin mo daw yung gas timer. Ito? Yeah. Kaya kita nyo ay okay na. Wala na siyang ingay. Yan, at ito ay napakabilis pa nito, mga kabuting-ting. Dahil yung panbelt naman ay napakakapal pa. So okay na to, ya. At shout out nga pala sa iyo, kuya. Ang actually, mga kabuting-ting, yung kachat ko, yung asawa niya. Pero yung unang nagpagawa sa akin ito, itong washing na ito, yung nang sa drain lang ang problema ay siya. So yan, bali okay na ito, mga kabuting-ting. At continue ko na lang itong video na ito pag nandoon tayo sa pangalawang home service ko. Yun naman ay electric pan lang. So ito ay hanggang dito na lang muna yung video natin dito. So ayan, mga kabuting-ting, ha, ito na yung pangalawang home service na pag-home service natin ngayon sa araw na ito. Ito ang may-ari nito, mga kabuting-ting, ay teacher. Yung nag-repair ako doon sa ano, sa paaralan, ay yung isang teacher doon na si, nakalimutan ko yung pangalan ng teacher. Ito ay tinuro lang sa akin ng bahay na to. At nagtatanong-tanong, kaya ako to na kita yung bahay nito or na tawag niyan. Basta yun na yun. Kaya ako nakarating dito sa bahay nito, simple nagtatanong-tanong. So, ito na yung trick pa na gagawin natin at
try na lang natin. At pansin ko mga kabutingting ay hindi niya to stand. Ito ang brand nito ay yan. Ho. Ho. Ang ano nito. Ah, paano ba bigkasin yan? Kayo na ang bahala magbigkas yan. Ito ay ating isasaksak lang. Ito ba ay tingnan natin. Yan nakapatay naman. Saksak lang natin yung power cord. Napya. Yan. At pipihitin lang natin yung number sa number 1 switch. Wala siyang reaction. Wala o kahit ugong man lang ay wala. So ito ay hugutin lang natin. Ito ay aking ibababa lang at para dito natin sa baba tirahin natin ito kung anong problema nitong electric pan na ito. So ayan, nakababa na mga kabutingting. So una lang natin gagawin ito ay tatanggalin muna natin yung screen. Screen na pangharap. At ikutin natin. Medyo maganit siya. Ayan, kung nakikita nyo, umiikot naman siya pero maganit. So ito ay ating tuluyan na sa pagbaklas. Ayan. At napakaganit nga talaga nito mga kabutingting. Hindi siya maikot. So ito ay babaklasin natin lahat. Tanggalin lang natin. It's not a game, it's a so ayan na. Napakadumi. So ito ay pagpagan lang natin. So ayan na, napagpagan ko na mga kabutingting. So sunod lang natin gagawin ay backlash ito lahat dahil ito ay kailangan din natin backlashin dahil yan kung nakikita nyo ay napakatigas. Ikutin yung shafting nya. So ito ay tanggalin lang natin lahat ng tornilyo. It's not a game, it's a rich thing. So ito ay ating sisilsilin yung dalawang tornilyo dahil loose thread yung pinakaulo niya. So ito ay ating lilihain lang para matanggal natin dahil napakatigas pag hugutin. Yan, lihain lang natin. Purpose naman kung bakit natin kailangang lihain, baka mamaya yung bushing sa harap ay okay pa. Dahil nag-stack up nito ay nasa likuran. So nililiha natin ito dahil pag hugutin natin ano yan ay baka masira pa yung bushing. Kung sakaling ito pa ay okay pa ang bushing. So ayan, liha na. So ito ay hugutin lang natin. So pwede na natin ito hugutin. Ayan. At sira ang bushing nito mga kabutingting pag mga ganito ang itsura. Ayan. So ito ay bushing ang problema. At saka power. At itatali ko muna yan kasi baka mamaya ay matuluyan pa yung motor at siguro ay magbabypass na lang ako kasi kung hindi ako magbypass baka mamaya ay napaka nipis ng mga hibla nito baka matuluyan pa at sayang hindi ko sa halip na magawa ay hindi na. So dahil hindi naman ako naglalagay ng thermal fuse ay hindi ako naman ay nagpakatotoo lang, hindi talaga ako naglalagay ng thermal fuse. So ito ay ibabypass ko lang mamaya. Gagawin ko lang dito sa loob ay ano lang, papalitan ko lang ng bushing lang ng isang cable tie. Yung sinabi ko nga pala kanina mga kabutingting ay yung teacher yung naggawa ako ng nag home service ako doon sa parla ng sa Nahaong National High School. So doon ito nagtuturo si ma'am at hindi ko alam kung anong pangalan niya. So yan, ito ay nalagyan na natin ng cable tie at mamaya
Dito natin i-jumper yung pag-bypassan natin dito sa kulay pula. So ito ay papalitan lang natin ng bushing. Tanggalin lang natin. So ito yung bushing, mga kabutingting. Ito ay napakadumi. Kung nakikita nyo ay halos walang makita na guhit. Pero kung lilinisan natin yan ay makikita nyo ang guhit nyan. So ito ay lalagyan ng, kukuha lang ako ng damit at lalagyan natin ng langis at para malinisan, para makita nyo na bushing talaga ang may problema nito. Tsaka yung thermal fuse, tsaka yung langis ko. Yan, lagyan lang natin ng langis. At, para makita nyo ay ganyan lang natin. Ayan o, kung nakikita nyo ay mayroon siyang mga guhit or groove. Kita ba? May mga guhit yan, mga kabutingting. Ito, sa pagsungkit ko yan sa flat screw kanina. Pero ito ay mayroon na talagang mga guhit. So ito ay kailangan na nating palitan. At kung napansin nyo yung pinaka-lock nya ay yan. Ito ay yan, lumubo yung dito banda dahil sa pagsungkit ko ng flat screw. Pero yan ay napakadali lang ayusin. So ayusin ko lang muna ito. Kahit ito naman, mga kabutingting, ay hindi naman ito importante. Ang importante lang ay makalock. Kahit ganito ang itsura nito ay walang problema. Basta ang importante lang ay maayos yung pagkalagay sa bushing. So kukuha lang muna ako ng bushing. Bikso to. So ito yung pamalit natin. Yan ay napaka-kinis pa ng loob nyan. Yan. Yan ay bago. So ito ay ating ikakabit na dito. At kung nakikita nyo yung foam ay tuyong-tuyo. So ito ay ating lalangisan din. So ito ay ating ibabalik na itong lock na flower. Tapos saka itong yan, lock sa flower. Hirap, mga kabutingting, dahil napakasakit ng hinlalaki ko. Hindi makatulak. Ayaw ko na maglaro ng basketball. Yan, kailangan muna nating pukpukin ito dahil napakatigas, itulak. So yan na, nakakabit na natin yung pinakalock nya. Napakahirap, kailangan pang pukpukin. So ito, iayos lang natin yung bushing sa gitna. Igitna lang natin. At kung nakikita nyo ay yupi-yupi. Yan, kung nakikita nyo. So ito ay bubuka lang natin sa pamamagitan itong long nose. Or mahirap ang long nose. So ito na lang, side cutter. Buka lang natin para yung spacer nya ay hindi tatama dito sa pinakalock nya. Ito ay lilihain lang natin ito at makikita nyo yan kung yan ba ay may groove mamaya. Tapos lihain. Tingin ko naman ay wala naman akong nararamdaman na groove. Sadyang napakadumi lang. So ito ay ating lilihain lang. Yan. At para maganda yung pagliha natin, tatanggalin muna natin tong spacer. Yan. Tapos saka natin lilihain. At yung pagliha nito dapat ay paganyan. Kasi kung ipagaganyan mo, kung may groove, lalo lang lalalim. So ganyan, ganito ang tamang pagliha. Ewan ko lang sa iba kung anong pamamaraan nila. Ako naman ay experience lang naman to sa akin. So ito ay ating lilihain lang. So ayan na, malinis na, mga kabutingting.
At wala pa akong masyadong ano to, groove. Mayroon man siya pero okay pa ito para sa akin. Maliban na lang kung malalim na talaga. Hindi na kaya yun, hindi na kayang lilihain. So ito ibabalik lang natin. Palitan ko ng bushing nito mga kabutingting ay yung ano lang, pang likod lang. Itong sa harap ay hindi ko na lalagyan ng bushing dahil napakakinis pa ang bushing nito. At makikita naman yan sa ihi. Yan. Yan. Napakakinis. So ito ay lalangisan lang natin yung foam dahil ito yung tuyo. Yan. At konting-konti na lang yung aking ano. So ito ay babalik na natin or i-assemble para tayo ay matapos kagad dito. Wala namang ibang problema nito mga kabutingting kundi yun lang. So bago natin ito ay langisan lang natin yung shafting nya. Ganon din sa kabila. Ayan. So okay na. Sunod, kabit na natin ito. Ayan. Sunod ay tornilyo lang natin. Balik lang natin yung apat na tornilyo sa motor. So yan. So dahil walang power ito, try kong titester yung ano, kanyang capacitor kung ito ba ay okay, pero yan ay hindi ko sinagad. Tester muna natin. Mamaya ay may problema din or mahina na. Microfarad pala nito ay tingnan muna natin. Yan, 1.5 microfarad. Yan, sa aking kuko. Ang kulang ko nakikita nyo. Yan. So yan ay testerin muna natin at kuha muna ako ng tester. Tapos on lang natin. Tapos silik lang natin ito sa OL, yan. Open line. So ito ay ating titester lang. Kung ilang microfarad. Ay. Hindi pala sa OL. Yan sa microfarad pala, sorry. Tingnan natin kung ilang yan, sabihin ay okay pa dahil mayroon tayong nare-reading na 1.584. So ito ay good pa ang ano nito, capacitor. So ito ay babalatan lang natin yung pinutol natin na wire. Tabi muna natin tong ating tester para hindi siya gabal. So ito ay hihinangin lang natin pala ito. At bago tayo maghihinang ay hindi ko pala na tester kung okay ba ang motor nito, pero malalaman natin mamaya yan. Itong pula nito ay galing to dito. Yan. Pinutol ko. Ito ay hindi ko na kailangan mag-bypass nito. Ay mag-bypass. Magdugtong ng wire. So ito ay pupulupot lang din natin sa pula ito. Yung pinutol ko dito, yan, ay ito yon. So ikakabit lang natin dyan sa kulay pula. Yan ay sa kapasitor. Yan. Yan ay wala nang testingan yan. At kuha muna ako ng ano dito, tube. Hindi na tayo gagamit ng electrical. Mayroon naman akong electrical tape pero mas maganda to gamitin kaysa electrical tape. Mas safety. Boss, sa puntos. 3. Shit, oy. Ah? Ay, 3. Wala, hindi man ako maglalaba, boss. Ah. Bahay may-ari diyan. Ha? Ah? Yung may-ari, tanungin mo. Hindi naman ako may-ari dito, nag-repair lang ako ng electric pan. So ayan, ito ay ating hinangin lang. Lagyan natin ng soldering lead yung
pinutol natin kanina na may kasamang dalawang, yung nagiging dalawang pula na. Dahil yan doon sa ano, dahil dito sa yan ay nakakonek sa linya sa common, sa isang linya sa power cord yung pula na pinutol ko. So dahil nag-bypass ako kaya pinutol ko. So ngayon ay hinang lang natin. Yan. Sunod itong pula na ito. Yung nagiging dalawang pula. Hindi ko na kailangan mag ano, magdugtong pa ng mahabang wire o magbalat. So ayan na. So ito ay lagay gaganito lang natin kaysa sa halip na electrical tape pag gagamitin natin. Aksayado lang 'yon. So ito ay under, ito ay ating pandarin. Lagay lang natin ito sa number 1. Ayan. At para makita nyo na umandar, talian muna natin para makita nyo. Yan. So ito ay aking isasaksak lang dito sa power cord. Yan, kung nakita nyo ay gumagana na at napakaingay. Dahil yung wire tumama sa karton, pero kung igaganyan ko yan, wala nang ingay. So ito ay napakabilis ba, dahil yan ay number 1 pa lang naman. So yan ay good na. So ito ay assemble na natin. Ibalik pa pala natin yung kapasitor dito sa pinakalagayan niya. May nag-comment pala, nakita ko, hindi ko pa naman na, ayun ay hindi ko pa yun na replyan. Maling informasyon daw yung ano, yung hindi paglalagay ng thermal fuse. So dito ko na rin sagutin yung inyong comment, pero sasagutin ko pa rin yun mamaya. Ako ay nagpakatotoo lang. Pwede ko namang lagyan ng thermal fuse yan. Pakitang tao. Pero pag walang kamera ay hindi na maglalagay ng thermal fuse. So ibig sabihin, hindi lang 'yon nagpakatotoo. Ako ay nagpakatotoo lang dito. Kung mali naman yung mga impormasyon na sinasabi ko katulad nito na nagba-bypass ako, hindi ako naglagay ng thermal fuse, edi sana marami na akong pinasabog na electric pan or sinunog na electric pan. Kung ito, at hindi lang ako ang may mali ha. Maraming ding mga technician at doon ko naman to sa kanila nakukuha na yun ay talagang tumanda na lang sa ganitong trabaho. Ako naman ay 18 years lang na naggagawa ng ganito. So kung mali ako, so ibig sabihin mali din yung mga ano doon sa kainta, yung mga gumagawa doon sa kainta, dahil sila ay ano, hindi rin yun sila naglalagay ng thermal fuse. Doon ko to sa kanila napupulot, dahil dati nung bago talaga ako na gumagawa nito ay naglalagay talaga ako ng thermal fuse, at bilay naman ako ng bili ng thermal fuse. Hirap balik mga kabutingting, ang tornilyo ah. Bili ako ng bili ng thermal fuse, kaya nagtataka na lang yung ano doon sa pagawaan kung bakit daw bili ako ng bili ng thermal fuse. Sino ba namang hindi bili ng thermal fuse na ilang araw lang ay pumuputok na yung fuse. Matagal na yata yung isang buwan ay pumuputok na yung fuse, ay nakakahiya naman pabalik-balik. So yun nga ang tinuro nila sa akin, dahil ganoon din pala ang ginagawa nila, huwag na lagyan ng thermal fuse. So hanggang ngayon ay hindi na talaga ako naglalagay ng thermal fuse. At sa nag-comment na ano, nag-comment ng ganoon, at padadalhin pa, kailangan daw gumawa daw ako sa misa. E kung magdadala ako ng misa, eh hirap na nga ako dito sa box na dala ko. Magdadala daw ako ng misa para pag gumawa daw ako ay sa misa. Anak lang si Paklong talaga. Oh. Papayo ko lang sa iyo, sir.
sana ay magtawag ka pa ng basher at nang para sumikat naman ako ng konti para dumami yung aking views. Kung ikaw lang kasi mag-isa, wala. Wala epic. So, ayan. At sabi ko nga sa umpisa ay minsan nakakalimutan kong naman magsabihin na ganito. Ito ay lahat ng ina-upload ko talaga na pag-repair ay based lang po sa aking experience. Hindi ko naman to babahagi sa inyo kung hindi ko to subok. Yan. Kaya shout out na lang sa iyo, sir. At hindi ko naman hindi ko natandaan yung pangalan. So ayan na. Tapos na tayo. Kwento kasi ng kwento eh. Kaya ayan. Tapos na tuloy. So yung screen nito ay lilinisan ko muna at pagpagan at nang mabawasan naman ang dumi. Ito raw mga kabuting ting ay ayaw daw mag-swing. So ito ay tatry muna natin. Panda rin. Kini ba din eh? Nabuak naman ni ahaw. Naglay ng gisuksukan o kuhan. Na? PBC. Try lang muna natin sir ha. Yan. Nakikita nyo ay gumagana na. At sabi ni sir ay ayaw daw mag-swing. Tuno kaya nagsiswing naman sir. Oh. Swing naman. Wala na dyan. Manin mo. So ito ay asimple ko muna lahat sir. Para simple ko muna lahat mga kabuting-ting at mailagay natin sa stand para makita nyo na kung ito ay hindi daw nagsiswing. At mayroon pa daw silang isang papagawa mga kabuting-ting. At yun pala si ma'am. Ma'am, okay, kaway mo na dyan ma'am. Yan, ano pala pangalan nila ma'am? Aping. Aping? Yan, si yun si ma'am yung nagsabi sa akin na magpagawa doon nung gumawa ko doon sa Nahaong National High School. Yan, shout out sa iyo, ma'am. May nagbitay-bitay. Ayun. Natalihog lang kanta. Oh, sagdihilo na, ma'am. Di ba po na kitas video? Tama, oh. Oo. Atabangan, mani mo, ma'am. So, ito ay aking ilalagay lang dito sa stand at para makita natin kung hindi pa talaga ito mag-swing. Oo, oh, di na gina sa swing sa una. Swing man, ma'am. Maandura. Yan. So ayan na. So ito ay ating isasaksak yung power cord. Saksak ko lang dito yung power cord. Yan. Saksak natin at tignan nyo. At tignan natin kung ito ba hindi mag-swing. Yan, nagsiswing naman. Yan. Kabila. Yan, okay naman. Ma'am, okay naman. Siswing naman to. Tayin lang natin yung may-ari mga kabuting-ting dahil pumasok eh. Swing naman ma'am oh. Oh. Napakatahimik pa nga ma'am eh. Ayan oh. 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 So okay na ma'am. Ayun. Tingnan muna natin. Mayroon ngang tumunog mga kabuting-ting kung narinig nyo. Gagawin mo na lang ma'am. Iangat mo lang itong konting knob ma'am kasi wala din tayong leeg. So ito lang angat natin konti oh. Konti lang. Na yung hindi rin siya mag-steady. Sobrahan. Yan. At obserbahan ko muna, obserbahan natin ma'am kung yan ba ay ganun pa rin. Angat mo lang ng konti yung pinion. Yan nga. Yan ang problema niyan dahil wala akong pampiling, pampili, pampalit ng leeg. Ayun. So itatry ko na papalitan ng gear pero hindi ko na ipapakita. So yan na mga kabuting-ting, bali napalitan ko na ng gear ito. Ito nga ay may problema kung nakikita nyo sa yan, yan oh. Kung nakikita nyo sa bandang gitna ng gear ay meron na siyang malalim na bahagi. Yan katulad niyan oh. Yan hindi lang mag-focus yung aking cellphone. Dahil itong cellphone na ito ay mumurahin lang naman. Basta ay pinalitan ko na ng gear. So yan ay malalaman natin kung yung ipinalit ko ba ay okay. Yung at yung ipinalit ko diyan na gear ay ano lang yun, second hand lang.
Pero yun ay malalaman natin kung ito ba ay hindi mag-iingay. Ayan. So ito ay continue ko na lang mamaya itong video natin. Kasi mamaya ay panay video na tayo dito at mag-aantay kung hanggang kailan to mag-iingay. Tatanungin lang natin yung may-ari mamaya kung ito ba ay wala nang ingay. So at aantayin ko pa yung isang electric pan na kinuha at siguro ay hindi ko nabibidyohan yun. At continue ko na lang mamaya or ikukwento ko kung ano yung problema sa electric pan na isa na kinuha nila. Yan naman ay kung nakikita nyo ay wala nang ingay. Yan. Yan. So ayan mga kabutingting, andito naman yung may-ari. Yan. At tungkol pala doon sa isang electric pan na kinuha ni Sir ay wala na, Sir? Wala na. Wala na. Hinanap niya raw pero hindi niya na makita. Baka nasa junk shop na, Kuya. So ito ay okay na. Yeah, tingnan mo, Kuya, kung maingay pa ba. Pinalitan ko rin ng gear yan, Kuya. Ito. Kasi yung ano niya ay mayroon na siyang ito dito banda-banda, oh. May malalim na nabahagi kaya siya maingay. So okay na yan, Kuya. Okay na. So dito ko na rin tapusin ang video natin, mga kabutingting. At kung nagustuhan mo itong video na to at kung mayroon ka ditong natutunan ay pwede bang pa-like at pa-share at higit sa lahat kung bago ka na napadpad dito sa aking munting channel, pwede bang hilingin ko yung pag-subscribe mo at pakipindot na rin yung notification bell at para ma-notify ka o ma-update ka pag mayroon akong mga bagong i-upload na video. So ayan, lagi nag-iwan sa inyo ng ingat tayo palagi at God bless po sa ating lahat, mga kabutingting.